Now, Undersecretary, the President has already said it will not issue an extension. There is no extension for the deadline of consolidation. And Piston announced and said, alam natin April 30, no, ang deadline. Ito ang deadline ng consolidation. Ang sabi ng Piston, kung kaya kahit na matapos ang deadline, hindi titigil sa pamamasada ang mga driver at operator. Essentially, what they're saying is they will be defying the president's orders. Ano po ba ang parusa, ang penalty, ang aksyon kapag kumbaga, tumuloy sila sa pamamasada? Una-una, just to be clear, since I assumed office a year ago, klaro naman yung Piston at saka yung isang grupo, talagang wala naman po silang intention na mag-consolidate. So it's very clear, no? The President, very firm sa kanyang decision na talagang wala na consolidation because the President is fully aware of the program. Ngayon, when we talk about what happens after April 30, what happens to those hindi nagko-consolidate, in fact, personally, I try to be very calm in saying things kasi we don't need to put heat, ika nga, no? Sa magiging sitwasyon afterwards. Ang importante pa nga dito on the part of DOTR, LTFRB, after the deadline, April 30, we will still give them due process. Siguro aabutin pa yan ng maybe 2 weeks or 1 month, the due process, kung bakit sila hindi nag-consolidate, then may continue proseso yan, and then eventually they'll be informed. So it will be a phase na ikakalma natin yung sitwasyon for them to not ply the routes eventually. Dahil wala na nga silang hindi sila nag-consolidate. Now, regarding the force of the government to implement colorum, which we must do, dahil nga naman colorum ka, illegal ka na, hindi ka na safe in terms of not being legal, it will happen. But it will not happen ASAP. I think it's just fair, sabi nga ng Pangulo, discipline to address the traffic. Siguro on the part of those operators who voluntarily decided not to consolidate, they also have to put discipline to themselves na hindi na sila bumiyahe. But yung question mo regarding that, full force will be given, but it will be in due time. And we are not concentrating on that at the moment, Karen. Okay, but then a statement was issued that says jeepneys that fail to consolidate starting May 1 will be apprehended. Ang tanong ko nga is, how do you know if a jeepney has consolidated, if they're plying their routes? Una-una, threat of apprehension. Yeah, sa NCR lalo-lalo na yan, alam naman ng LTFRB kung anong ruta ng either zero consolidation or maliit. So we will concentrate on those routes. Hindi naman yung buong Metro Manila babantayan mo. And then eventually, you will do that after the process, no? After nag-show cause, after the decision. So there will be time to do that. In fact, LTFRB is thinking of a way na malalaman mo yung consolidated or not by putting certain markings or stickers. But definitely, before going there, our objective is kusa silang hindi napapasada. That's the first step that we will do. But regarding the next steps, darating naman tayo doon. Oo. What aren't certain jeepney groups understanding about consolidation? I recently featured a jeepney group in Gensan. Right? I went to Gensan that successfully consolidated, but they consolidated also using e-jeepneys, no? Yes. So yun ang consolidation. Kasi ito ang consolidation, lahat are moving to e-jeepneys, correct? Yeah. Tama po ba? Yeah, it's like this, no? Euro 4 ka muna, but some, like yung sa Gensan, yung kaila Chairman Robert Kang, mga successful. Oh, they're quite ending. Successful. Very successful. Yeah. Yan, medyo nag-a-advance sila, nag-i-electric vehicle na yan. So it's really a choice naman. It's really a choice at the moment kung Euro 4 lang, all electric vehicles. Okay. So ang tanong ko, Undersecretary, doon sa Gensan, I saw that there were 2 electric jeepneys that I believe were given by the UNDP. Yes. Parang sample, no? Dito po ba ang ikinagagalit kasi ng mga jeepney driver and operator is pag nag-consolidate at nagpalit po ng sasakyan, 2.3 million ang unang sasakyan. Tama po, right? Tama na magkakaroon ka ng time to change your vehicles. Pero Karen, it will not happen soon. Alam mo yung pagbibili or pagkukuha ng modern vehicle, if I will put a time frame, first of all, pag ikaw ay obligado na mag
modern, it will take like almost 3 years to process that. 3 years siya na bago 100%. So, but the 3 years, it will start maybe next year pa or 2 years pa from now. So matagal pa yung proseso. Technically, pag nag-consolidate, ginagamit pa rin nila ang luma nilang jeepney. Yes, yes. Ah. Alam mo, Karen, there are around 100,000 plus pa na traditional jeep which we will see for the next years. Hindi yan mawawala dahil may proseso, dahil as long as roadworthy sila, dahil may mga studies pang gagawin. So it's a process. Sabi nga namin, let's talk about consolidation. It's the exercise. Exercise of consolidation. Tama po. Sanay muna sila na nasa isang kooperatiba, ite-training nyo muna ng financial literacy, etc. Tama yun. Ganun muna. Kung ganun po, ba't nagpapanik? Parang agad-agad ang akala ay yung jeepney nila na luma, mawawala na, uutang ka agad, ganun. Naipaliwanag mo ba ito, sir? Siguro, if you talk about strategies, if you want somebody na pumunta sa iyong sa iyong paniniwala, you will lead them into such a scenario na maniniwala sila sa iyo, or rather you'll give misinformation. But on the part of the government, very consistent consolidation muna. Acquiring of modern vehicles, it will take wala years pa yun. Step by step. In fact, ito lang idagdag ko dahil na mention mo yung UN na Karen. There are many organizations, Senate bills, Congress, national bills, lahat yan nasa tabi lang wanting to help the sector of that of transportation, to help sa equity subsidies, sa loans. Pero lahat yan nakatabi lang because they need to know na tuloy ang final deadline sa consolidation. Once this happens tomorrow, tuloy-tuloy ang proseso. I could just imagine the help of many organizations like yung UN, sa GENSA. Yeah. They will all help pag nandiyan na po yung decision, or rather pag naging tuloy-tuloy na. Okay, so is this a messaging problem? It could be. I mean when you say messaging, syempre lakas din ng social media, 'di ba? Ang lakas nga rin naman, alam mo na, mas emotional pag pinag-usapan ng welga, mas exciting pag-usapan ng tigil pasada. When you talk about the programs of the government, which are very serious, boring siguro for some. But it is on the part of the OTR, LTFRB, effort talaga ginagawa namin. Uh-oh. Like you help us by giving proper information. So yun ang kailangan natin. And I think just to end this statement, majority alam na nila na dapat ituloy ang programa. Okay, so isang paglilinaw. Unang-una, ang deadline ng consolidation, bukas na yan. Pero... Uh-oh. Kapag nag-consolidate, technically speaking, hindi pa kailangan bumili ng modernong sasakyan, right? Hindi pa po. Ang consolidation is the practice na eto na kayo, gumrupo na kayo, may kooperatiba na kayo, ganun muna, right? Yeah, tapos sasanayin nila sarili nila. And then, kasi posibleng maglabas ng batas na dapat ang e-jeepney ni nabilin ay dapat local. Tama pwede po lumabas yun na dapat walang galing China, walang galing sa ibang bansa. Pwedeng dapat saraw, pwede ilabas yun. Yeah. On our part nga, hinihintay nga namin yung mga pending bills sa Congress, sa Senate. At saka idagdag ko lang, Ms. Karen, may lumabas na statement ngayon from Chamber of Commerce. May mga suggestions sila. I think it what's released today, all of the things that are mentioned by all of the groups, we appreciate that because we have time to improve further the program. Hindi po mababaliwala ang inyong mga comments, ang inyong suggestion. On my part, dito sa road sector ng DOTR, we are very much open. We need all the ideas coming from you to improve the program, to help the sector, and to provide a better service sa mga commuters. Oo. Yun po ang aming objective dito. Oo, at hindi lang yun eh, kasi bukod pa sa utang, pwede namang maglaan ang gobyerno ng budget sa susunod na taon in bulk para lang tulungan ang pagbili ng modernong jeepney. Diba? Tama. Alam mo, nung nakita ko nga yung pending bill ni Congressman Salceda at saka Congresswoman Claude Bautista Lim, napakalaki ng amount na itutulong nila. So we will wait po yun. Hintayin po natin yun para talagang matulungan po yung ating mga drivers, or rather yung mga cooperatives and corporations po. Alright. Sige, siguro huling habili na lang po, USEC. Siguro ang pinakahabilin, Piston and the other group, karapatan nyo mag-express whatever you feel.
let us just follow the rule of law. Huwag nating gambalain ang normal na buhay ng ating magagawa, ng ating mga estudyante. Huwag po natin silang para pong i-hostage sa isang karapatan ninyo na meron din silang karapatan. On the part of DOTR, road sector, the government, after April 30, we will meet with a lot of groups, sector ng transportasyon, banks, agencies, Senado, Kongreso. We will hear them out because we need all the help. This is now a time to improve the commuting experience. Nandito na po tayo. Finally, makakamit na natin. So siguro on our part lang po, tulong lang po ang kailangan namin sa inyo. Nandito po kaming tumulong sa sektor ng transportasyon and sa commuters po. All right. On that note, thank you so much, Transportation Undersecretary Andy Ortega. Thank you. Salamat po. Good morning.